Ay, kamusta na kayo mga ka-powers? At ipapasyot po muna dito sa ating Arkilang lupa. At matingnan po natin yung ating sinabugang abono. O ano na yung resulta ng ating kalamansi. Kamera lumalabas sa bulaklak. I-spray na po natin ito at aalagaan. Ito, itong ating kapitbahay, nag-aalaga sila ngayon. I-spray. Ayan, marami rin pitasin ito, oh. Lalaki na oh. Ito, naghihintay ito ng 2,000 presyo. Kaya hindi pa mapitas. Pero tingnan ninyo, lalaki ng bunga oh. Inalagaan kasi ito noong nakaraan. Kaya maswerte rin itong kapitbahay ko rin na ito, masipag din mag-alaga. Kaya makaka-tiyempo rin ito ng bunga. Binabantayan ito gabi, araw-araw. Swerte oh, dahil bunga ng kalamansi. Ayan, ito na lang ang halos na natitira maganda ang bunga eh. Pagka po mga ka-farmers, ganito ang bunga ng inyong kalamansi, ay sulit ang inyong magiging alaga dahil na-tiyempo pa sa presyo. Maganda yung bunga, malalaki. Ito, jackpot. Aso nga lang, di pa sila magkasundo sa presyo dahil 2,000 ang gusto noong may-ari. Oh, kuya, kamusta na po kayo dyan? At ayan, kasalukuyan na pala yung kuha natin eh. Akin huli, mahulipan itong mga alagay na yun. Oo, dahil pala nadala ko yung kuha eh. Padala si Kuya Elio kahapon. Oo. Kasi yung lang eh, gahul din yung isaduli ni Kuya Asli. May kulang pa si Kuya Asli. Oo eh, kaya sabi ko yun. Oo, nagdagdag dapat siya. Malusok ako si Unis para rin mga kunere matabihan na yun. Oo. Ito mga kunay ni Aladay. Eh, lahat ng mga pangit. Oo, kukutsok na lang. Ay, tatapos po. Oh, pwede nga palitin na nga ito. Yeah, malinis na. Oh, patay na rin yung mga damo pala. Ano? Patay na yung mga damo. Nung binomba ko ng kuha, saan lang gamin lupa? Mm-mm. Naluan ko ng pataba. Pataba, oo. Oh, madali lang pala patayin niya pag kakuha niya. Pagmura. Pagmura. Pag magulang na. Nakay, pag gumulang niya may buto na yan. Ay, oo. Ang pala ulit bango na ito. Mm-hmm. Pag kapo niya may buto na yan. Oh, kaya pataba lang ito pwede na makapatay niya. Oo, basta ganyan. Huwag lang yung carabao grass. Oo, huwag lang yung matang. Yung patira, matibay sa kuha niya. Patira na yun, makakalayo. Ito mga... itong mga pangit, baka sakali, tatabihan na lang natin ito. Oo, para kung pumangit, patayin siya. Oo, yan, masayang din eh. Ang may gumanda yun eh. Iniisip ko, may iwan ka ako kunit din sa kay Kudel, si Ashley. Oo. Kahit surbasal eh. Eh, yun niya. Ito mga ka-farmers, so, kailangan na natin itong spray ng herbicide dahil mga insekto ni dahon. Ito yung ating nilagyan ng abono. O, tinan mo naman, nung itanim na yung kalamansi, ang dami ng bulaklak. Oh. 180 na puno mga farmers ang pumasok dito doon sa aking bagong Arkila. 10 years or 15 years kami magsasama rito. Yun ang ating kontrata dito mga ka-farmers. May matagal na yun. Kaya sulit na sulit.
lalabas na rin yung mga bulaklak, diba? Yan, pagka maganda ang puno, maganda, marami rin nagiging bulaklak. Ito, kailangan yung mga farmers po na agapan. Yan, yung mga kuto na yan, yan sisira doon sa mga usbong. Kaya titirahin natin ito ng spray mamaya. Dami oh. Ayan ang una-una po ninyong titingnan mga farmers. Basta't sinabugan nyo ng abono, tiyak na tiyak, maglalabasan na yan. Dahil para sa kanila, matamis na matamis yan. Ang kalamasi pag kumakain ng abono. Kaya gustong-gusto nilang madapuan, kainin nyo ang dahon. Dali naman palang damuhan pagka ganyan patayin na ano. Ako yung padalambot eh. Oo. Kaya rin ka kay mga patibigan eh. Pwede. Pwede nyo, pwede rito ko ipatiklupan yan eh. Para hindi masyado malalim to. Okay na yan. Okay na yan ano. Lagyan ko na lang ng mga sabagay eh. Maganda na rin yung hulmahan na yan eh, ano. Para busog sa tubig. Pag pinaararo mo yun, bababa pa yan eh. Ayun oo. Ayan, nakukuha na. Ano bagay, dahil tatanim mo naman yan, mababa pa na rin. Papunta sa Tagaraw eh. Oo. May naka-impaking tubig. Pwede, para busog. Eh, sabi ni Kuala, may host na ako sa binili eh. Meron, pabili kami ng bago. Eh, alam mo ko doon sa kabila, magamit. Doon muna. Bago dito, yung kwan niya. May mahiram-hiram ako dito. May sakin lang din eh. Ayan, no? Mahiram muna saglit para makuha eh. Hanggat di pa tayo nakakakuha pa ng kwan. Kaya rin nila, ayala yung mga hose. O kaya nga. Magagamit dito. Kung totoo si, pwede na kayong gumawa ng kwan dyan eh. Parang sangka, pilapil. Eh matagal yun. Matagal ba yun? Eh pagka pupunuin mo pa, eh kung hose. Dire-diretso na ano? Okay, putol-putol ka lang dyan. Lipat-lipat lang ano? Oo. Pwede rin. Matagal yung meso. Tsaka ako kasi maging hawa pagka may hose eh. Eh yun nga lang, nakatayo ka lang. Oo. Eh mailang susunod mo yung tubig. Sa bagay. Makukala sa gasolina, kaya nakakuha ka. Matagal. Oo. Tsaka babad yung kwan na. Maganda yung kwan talaga, dire-diretso yung hangin. Okay na pala yung sa kabila eh, napalahan mo na yan o. Oo. Oh, pwede, pwede na. Nga, doon na kung pagkakakutumigas yung lupa ay mahirap. Ayaw, mahirap nga ang kore niya, palahin. Eh, yan eh, nakaforma na yan eh. Di kabilaan pala spray rito eh. Ah. Kabilaan ng spray. Oo. Alagaan na kasi. Eh, kuwan eh. Marami na kasi nagsusulpot ang bulaklak. Oo. Obligado ng tirahe. Okay, putang muna ako rin. Ayan eh. Pati lang napasar tayo rito. Nahabol yata nyo sa presyo eh. Ba't di pa ito pinipitas? Kihintay ng 2,000. Oo, 2,000 siguro ako andito. Ah, oo. Damo na tayo rito sa maswerteng makakapitas nito. 2,000, kayang-kaya ito ng payo. Pwede pa pinapipitas to? Baka bukas o sa linggo. Ah, oh, gusto ba yung 2,000? Baka sakali. Oo, baka marami yan. Ay, kaya na ng buyer yan. Pag wala ng kalamansi, nagkakagulun eh. Oo. Itirahin ng buyer yan. Tik na kaya kalamansi nun? Ma, tik-tik na. Eh, sa lugar natin dun eh, pailan-ilan ang napipita. Wala nga. Kaya swerte nyo na yan. Pagka kinanata na 2,000, bigay nyo na. Oh. Eh, mahirap din magbantay. Pero mo dyan na kayo mag-i-stay. Eh, gaya yan, eh, napitikang ka na isang puno dyan eh. Ito mga farmers eh, may mga lugar naman ito na maraming bunga. Meron naman lugar naman na hindi gaano marami. Kasi ganun talaga pagka sa tagulan, hindi po permis ang nagiging bulaklak ng kalamansi.
may lugar na maraming bulaklak, may lugar naman na kakaunti. Ayan o, kabilaan po ng pag-i-spray. Kaya yung mga insekto, lilipat sila doon sa hindi nag-spray. Yeah, after naman po ng gamot na yan, magbabalikan niya. Kaya nire-maintain nila po yung pag-spray niya para maalagaan ng bulaklak. Mga ka-farmers, mag-i-spray tayo rito sa ating sa tabing ilog para po ating maagapan yung mga lumalabas na bulaklak. At yung iba naman ay kabukahan ng ating bulaklak, mga ka-farmers. Ito yun, no, mga ka-farmers po, yung ating inaalagaan. Kitang-kita na yung bunga, pati na rin yung bulaklak. Yan, no, kabukahan na rin yung iba. Mayroon pang ibang mga lumulusot. So mga ka-farmers, kailangan natin talaga ito ay regular lang ating pag-i-spray para yung mga insekto ay lumayas. Kasi pagka hindi yan lumayas, mga ka-farmers, yan na po ang sisira sa inyong bunga at wala kayong matitira, mga ka-farmers. Ayan. Ang ginhawa po ang gamitin itong ating chargeable na knapsack. Hindi ka na bomba ng bomba. Ayan. Marami naman pong nabibili sa kanya sa mga agri supply or sa mga bilihan ng mga piyesa ng mga makina, pati makina mismo. Nagtitinda niyan. Mga bunga sa ilalim. Dahil mga buko. Diyan yung mga ka-farmers malalaman pagka ang inyong gamot ay hiyang at okay, makikita nyo yan, maraming mga buo o konti ang sira. Pero pagka ang kalamansi ninyo sa kabila ng maraming ibinulaklak, maraming naging buko, lahat kopildong, sabihin hindi kable ang inyong pagpapataba, ang inyong pag-spray. Ayan po mga ka-farmers, ang ating lagi sinasabi na sa ating po mga kapwa nating magkakalamansi. Gusto po natin ng regular na bigyan po tayo ng bunga nito. Kailangan regular din po mga farmers ang ating pag-aalaga. Regular din ang ating pag-i-spray. Kakambal na yan mga ka-farmers ng ating kalamansi. Abono, patubing, spray sa damo, spray sa taas, insecticide. Magkakasama lahat yan. Pagka ito hindi po natin ginawa, hindi tayo nagsipag, wala tayong aandihin. Kaya tumaas man ang kalamansi, titingin-tingin ka na lang doon sa kapitbahay na nag-alaga at pitas siya ng pitas. Kaya ikaw, ayun, abot na lang ang palatak ninyo. Maisip ninyo mga farmer, sana ikaw kung nag-alaga tayo, nag-alaga ako ng kalamansi, meron na rin akong pinipitas kagaya ng aking kapitbahay. Pero ang mahalaga dyan siyempre, una dyan ay ang tulong po ng Panginoon. Yan, huwag natin kakalimutan tumawag. Dahil kung hindi dahil sa Kanya, wala tayong buhay, wala tayong lakas, wala tayong magagawa pagka ayaw niya. Siyempre, kailangan din dyan ng kapital. Kailangan din natin dyan mga ka-farmers, lalo na kaalaman. Dahil pagka wala tayong kaalaman sa pag-aalaga ng kalamansi,
Ay, kahit na paanong spray ang gawin ninyo, pagka hindi tama, sarip na magtuloy ang bunga, nasisira din. Kaya kakambal ng mga magkakalamansi ang mapagtanong. Nakita nyo, kapitbahay nyo, maraming bunga. Interviewin nyo na kaagad. Tanongin nyo kung ano yung kanyang pamamaraan na ginagawa. Kaya tayo, ito ang ating sinitsaga na ipaalam sa ating mga kaibigan, mga kapwa, ka-farmers natin, ang paraan ng pag-aalaga. Ito, dahing bunga o mga farmers. Oh. Marami tayo palakihin. Katapusan ng Pebrero to at first week ng March. Pwede na pong mapitas yan. Itong ating inaalagaan. Kaya sulit. Ito na po yung bunga ng ating bagyong Ulysses nung nakaraan na namuti po yung ating bulaklak. Pumo tayo ay regular po tayo nag-i-spray. Ayan, marami pong mga nagtuloy, marami pong buo. Marami po tayong mga palakihin. Ayan. Ayan, napaka-inam po niyan. Diretso lang po yung ating pag-aalaga. Eh, tiyak-latiyak, marami kang mapipitas na bunga ng ating kalamansi. Isipin ninyo ito, yan, napakarami ng bunga. Tutukod na tayo nito. Yan ang resulta ng ating diretsong pag-aalaga, yung hindi pa sundot-sundot lang. Yan, meron na tayong mga bunga, meron pong pitasin, may gaholin, meron tayong bulaklak, at meron pang mga lumulusot na mga bulaklak. Bakit hindi iinam ang kalamansi? Sino ba naman mga ka-farmers ang hindi sisipagin? Pagka nakikita mo yung pinagpapagalan, yung pinaghihirapan, nakikita ninyo na maraming bunga. Pag ang kalamansi ninyo mga ka-farmers, ang inaalagaan ninyo ay marami pong bunga, sulit ang iyong alaga. Dahil pagka ito ay lumaki na at malapit ang pitasin, presyo na lang ang ating hihintay. Sabihin, sulit ang iyong alaga, sulit yung paghihirap, siyempre, yung ating kaalaman din naman, lalong naging solid. Kaya yung kaalaman, yan po'y kayamanan. Kaya yun naman po ang ating ibinabahagi sa inyo mga ka-farmers na maging maalam tayo sa pag-aalaga upang dumami rin ang inyong bunga ng inyong kalamansi. Paano mga ka-farmers, hanggang dyan na lang po ang ating vlog ngayong araw na ito. Salamat po sa lahat ng ating mga bagong subscriber. Sa susunod po, iipunin lang muna natin yung lahat ng mga nagpapa-shoutout. At sa susunod po natin video ay ating pong pagsasama-samahin nito mga ka-farmers. At gaya po ng dati, ako po si Kuya Berhel Bunag at lagi natin tatandaan, karunungan at ang kaalaman ay katumbas ay kayamanan. Thank you for watching. God bless all. Maraming salamat po sa inyo. Kita-kita lang tayo bukas. Bye-bye.